Ingkong nga. Ay, nice. Oh, yan ha. Maganda na yung ngipin mo. Although, kailangan na natin yan lagyan ng retainer. Wow. Magsusukat tayo ngayon. Bukas na yung kita makikita ko ngayon. Sino ko ibot na maglalagay nito? Kailangan Friday mailagay ito. No? Anyway, ipigapin nila ito ng... Hello everyone! Our video for today ay i-re-remove na ang braces ni Junana. Removal na. Intro pa. Saya-saya niya. Ayan na guys, kailangan na siyang yung kanyang teeth na magkakagalit or magkakahiwalay. Pero kailangan pinitin mong suotin na laging nakasuot. Pero bibigyan nilang kita ng lalayanan na para huwag mo siyang ibaba, lalagyan sa tissue kasi nangawala. Tapos madali na lang yung linisin. Nak, napaka-easy na lang. Ang kulit to. Likot-likot. Happy kasi siya guys. Maganda na ang ipin niya. Ayan siya, ganyan. Ganyan ka, ano, parang ang kulit niya, okay diba? Naman na po. Kaya lang, Dok. Ayan siya pag masaya. Okay naman kasi malakas siya kumain. May request doon na dinala namin kanina. Kanina lang sa May Kawayan Hospital. Yung, kasi rehab, ano daw. Dahil, oo. Eh, may request na, ano, ayun. Madaming laboratory. Eh, siya nga. Mumog-mumog. Na, kasi ano. Oo nga eh. Parang ayaw na. Parang ma-maintain mo rin yung ano. Ayaw niya ipa-focus, guys. Eh,
Focus ko sana habang nagmo-move siya. Baka magalit kaya wag na lang. Tapos na, Mami. Oh. Yan, sukat ulit. Para sureness na talagang makukuha yung kanyang sukat. Iba daw lasa. O nga naman, iba talaga lasa niyan. Sunod naman ang kasama lagi ni Mami, si Draco. Yes. Kaya kayo guys, tiyan yung mga anak nyo na pangit ang ipin. Unti-unti nyo na yan pagbabalakang i-braces kasi nga habang bata pa sila mabilis lang mag-fix ang kanilang mga ipin kapag ganyang edad, like 10 yan, magandang i-braces na yung ganyang edad 10, mabilis lang, di gaya na pagka ano na nasa 18 na, naku po. Matagal na. Pero depende pa rin naman. May iba kasing kahit matured na nagpa-braces, eh, mabilis lang. Depende pa rin. Pero madalas kasi, mga bagets ang magandang mag-start ng braces. Ayan na guys, oh. Look, oh. Kinabit na ang kanyang retainer. Kung napapansin nyo guys, yung doktor or yung dentist, tignan nyo, iba na, payat na siya, diba? Nung first na nagsukat sa kanya, nag-remove ng kanyang braces is chubby. Ngayon, hindi, tsaka lalaki. Kasi po, yung dentist niya is nasa bakasyon. Kaya, yung isang dentist ang nagkabit. Tingin daw na. Yan, ganda na ng smile ni ate. Makakasmile na talaga siya. Dati ayaw niya mag-smile guys kasi naman talaga pangit yung ipin niya. Sobrang magkakahiwalay. Mga siguro mga 1 inch. Napakalalayo. Ayan, try ulit. Yan sa baba. Sa taas na try na eh. Yan sa baba naman. Ako guys, need ko din tong retainer. Kasi maganda ang ipin ko sa taas. Pero sa baba ang sa akin ng may space. So, kailangan ko ng retainer or braces. Kaya lang, syempre, alam na eh. Madugo ang paayos ng ipin. Kaya sa mga anak ko na lang muna. Saka na yung sa akin pagka ano, tapos na si bunso. Kasi bunso, binabalakan ko pa din ipa-braces. Saka na ako. Pagka mga gorangs-gorangs na eh. Feeling mo lang. Na lang muna. Ito do sa mga Junanarks. O, diba? Hindi siya ano na. Ganda! Kaya sa brace na maano dito. Yung may naka... At least magiging ano na siya. Hindi na siya maiilang mag-smile. Kasi ganda na ng ipin niya. Ayan. Tuturuan siya guys paano i-remove yung retainer. Para pagka... lilinisin niya, ayan, madali niyang, ayan, tinuturuan siya sa taas muna. Sa baba, medyo mahirap. Nalito niya sa dulo. Yan, sa baba naman, tuturo sa kanya paano i-remove yung retainer sa baba. Yan, tas ibabalik. Ayan, siya naman.
Siya naman magre-remove. Yan. Tapos sabay balik. Tapos sa baba. Yun. Yun. Madali lang magtanggal sa baba. Kaya lang ang pagbalik. Nahihirapan siya guys magbalik sa baba. Kaya kailangan bago kami umalis ng clinic, eh marunong na siyang magbalik. Kasi para pagka siya lilinisin niya, nababalik niya talaga agad. Kasi kailangan susot niya lagi. Kailangan nga mabuti. Ayan. Help pa siya ni Doc. Nang makuha na talaga ni ate. Ayan. Ulit. Wash mo na. Pati yung retainer niya. Yung winawash mo na kasi nga. Turuan pa siyang maigi ni Doc. Ayan. Pinapakita niya na ganyan pagkabit. Ipupush mo. Tapos i-slide mo sa gilid. Pagka talagang ayaw, huwag mo pilitin. Yan, diyan kami natagalan guys sa retainer kung papaano yung pagbalik ni ate. Kasi nga kailangan bago kami umalis. Magets niya talaga, as in ma-fix niya pagka ano, pagkabalik. Kasi hindi pa pwede yung parang feeling niya na nakaangat pa sa kabila. Kailangan swak na swak. Oh, ayan. Sa wakas. Okay na, guys. Kaya niya nang ikabit. Ayan. Thank you for watching.